magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sabagat binigyan na naman po tayo ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang mga salita at makapakinig ng kanyang mga salita. Gusto ko naman pong i-share sa inyo ngayong araw na ito ang isang kwento ng isang ina. Alam ko tayong lahat that majority po sa atin ay mga ina na. Wherein ang isang ina ito ay may mga matinding pangangailangan, and then sa araw na iyon ay wala siyang pera, wala siyang maibili. So siya ay nanalangin ng nataimting sa rekka sa Diyos. Ang Diyos naman ay tumugon sa kanya. At ang kanyang mga pinugon ay pumunta ka sa grocery. Halimbawa, sa welcome na grocery, at pumila ka sa ipikapitong cashier sa 7th lane. So, pumunta nga siya sa grocery at siya ay kumuha ng mga pangangailangan nila sa mga pang-araw-araw nila. And then, pumila na siya, kumuha na siya ng lahat ng kanyang mga pangangailangan. Tapos nun, nung siya na nagbabayad, ay biglang nag-break time. So, umalis yung nasa cashier. So, nag-isip-isip siya kung siya ay tutuloy o kaya ay aalis na lang kasi wala nga siyang perang pambayad. And then, narinig siya, sabi niya, "Welcome to all the customers." And maraming salamat po sa inyong mga pagpunta. And ngayon po ay kapitong anniversary ng Welcome Supermarket. At nasa kapitong cashier, 7th lane ay malilibre po lahat. Malilibre ang lahat ng kanyang kinuha sa kanyang basket. Wow! Tuwang-tuwa yung haling itong inang ito. Kasi naman, malibre siya. Wala siyang pera. Wala siyang papili. Tapos, sabi niya, "Lord, nanalangin siya. Lord, maraming salamat po. Ito na yan po kayo ang tumutugon sa aming mga panalangin." So, ang babae ito ay tuwang-tuwa. So, yun nga po. Parang sa atin din po, kung tayo po ay nakinig sa ating mga sa mga tugon ng Diyos, sa ating mga panalangin, ay tayo po ay magkakaroon po ng tagumpay. Tayo po ay magtatagumpay po sa ating mga ninanais. So, ang mga pangangailangan natin sa araw-araw ay kailangan po natin ipagkatiwala kay Lord. Kaya po nang sinabi ng Philippians 4:6 po na huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Kaya po, so kailangan huwag po tayong mabalisa, although ngayon po yung time na confusing po kasi po dahil po sa coronavirus na ito, nagkakaroon po tayo ng mga financial problems po. Lalo na po sa ating mga pamilya sa Pilipinas, wherein nagkakaroon po sila ng quarantine. And then, yung iba po walang trabaho. Gawa po ng mga company po ay close. Okay, may mga company po na nag-lay off po ng mga tauhan. Dahilan po sa kulang na po ang budget nila, wala na po silang pampasahod. So, yun po, kailangan lang po natin magtiwala po kay Lord at kailangan po natin manalangin. At kailangan rin po, ito po, kailangan rin po natin ang gawa. Kasi hindi po tayo, hindi rin po pwede yung puro panalangin, puro tiwala na lang kay Lord. Kailangan rin po natin ng gawa. Sabi niya po na faith without works is dead. Yan po. So, yun lang po ang aking masishare sa araw na ito. Okay, pahayaan niyo po na at may panalangin ko po kayo ngayong araw na ito. Yes, Lord God, hallelujah. Panginoon, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, ng mga nangangailangan, ang lahat po ng mga financially namin, O God, ang mga financial needs po namin, Panginoon, Lord, let the holy hands, O Father, O Rabakan Damashi, let the holy hands, Panginoon, mag-work po sa bawat isa, Lord God, ang kanyang mga pangailangan, Panginoon, Panginoon, Lord God, that you are going to supply our daily needs, O God, that you are going to give us, O Lord God, ang lahat, O God, ng mga pangangailangan namin sa araw-araw, Lord God. Panginoon, dinadalangin rin po namin, O God, ikaw po
Magbigay ka ng kalakasan ng bawat isa, O God, spiritually, O God, physically, Panginoon, I declare blessing, O God, I declare, Panginoon, na yung bawat isa po ay protektahan mo, O God, and let the joy of the Lord be our strength always, O God. Ito po ang aming samutanay sa pangalan ni Jesus. Amen.